Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates. Hindi ito makaka-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na mag-resonate sa'yo. Kasi pwedeng makaka-resonate ka, pero pwedeng hindi 100% kang makaka-resonate dito. Sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo lang siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. And yeah, again, this is for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. One last shuffle. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Let's start your reading, air sign. Kunin muna natin yung main energy mo. At saka na person mo. We do have here the Three of Swords, Five of Wands, and the Five of Pentacles or Five of Coins. So, person mo naman. The Devil. The Hierophant. And the Hermit. Mutual Energy. The Sun and the Knight of Wands. Bottom of the deck is the Four of Cups. So, nakakita natin na kasalukuyang nasasaktan ka regarding sa connection ninyo na itong person na ito. Pwedeng nagagalit or nagtatampo or may pag-aaway sa inyo. And for some of you, okay lang kahit alin doon ha. Kahit may pagtatampo lang, okay lang. Or kung walang pag-aaway na nangyari, okay lang. But I can see big change nangyayari sa inyo na itong person na ito na talaga nagiging dahilan kung ba't nasasaktan ka dito. The Five of Coins, yeah, sobrang nasasaktan at nalulungkot ka regarding sa connection ninyo nitong person na ito. And yeah, I feel like may separation na nangyayari. And you're dealing with someone who is very manipulative. Hindi lang halata sa kanya, mukha lang siyang mabait, pero hindi. Nakikita natin may energy siya ng manipulative, pwedeng maluloko, ganun. Or someone na very bossy. Siya yung gusto niya, siya lang yung masusunod. The Hermit, yeah, this person is nakakita tayo ng paglayo or pag-iwas mula dito sa person na ito. Not communicating. Maybe a very traditional or religious person. Okay. So, kaya hindi halata sa kanya yung iba traditional or masyadong religyoso. Okay lang kahit hindi, guys. Ha? But anyway, yun yung nakukuha natin. And that, at the bottom of the deck, I feel like hindi ka na sure dito sa person na ito. You're trying to focus on your priorities. Ayan. And actually, nasasaktan ka dito. And pwedeng yung person mo, pero nagpapakasaya na lang kayo. Kumbaga, nagfo-focus na lang kayo sa mga bagay na makakapagpasaya sa inyo. Or pinipilit nyo na lang ipakita na masaya kayo kuno. And with the Knight of Wands, I feel like there's distance. Or someone here could be traveling or yan. Andun yung focus na sa pagta-travel or both of you. But anyway, etong pagkakalayo ninyo, pwedeng maraming opportunities na nag-o-open para sa inyo nang hindi kayo magkasama nito person na ito. So, ano yung nasa isip mo at nasa isip ng person na ito, Spirit Guides, Angel Guides, for air sign, please. For air sign, please. Spirit Guides, Angel Guides, for air sign, please. Spirit Guides, Angel Guides, for air sign, please. Thank you. Nasa isip mo is the Wheel of Fortune and the Star. Nasa isip ng person mo. Three of Pentacles and the Six of Wands. Okay, Mutual Energy. We do have the Ace of Swords and the King of Coins. Pareho kayo na ang nasa isip nyo ngayon ay mga new beginnings na makakapagbigay ng success or material gains sa inyo. I feel like ang nasa isip mo is yung mga pagbabago na nangyayari sa'yo. Nagkakaroon ka ng pagbabago ng plano, pagbabago ng future, or pangarap.
Kasi pwedeng in the past, nagkaroon ka ng pangarap kasama tong person na ito. And then, parang ngayon, nababago na yon. Okay? And with the Ace of Swords, yeah, you're both concentrating dito sa mga new beginnings ninyo. And with the King of Coins, yeah, more on material things, material gains, yung pinagpo-focusan ninyo. And nasa isip ng person mo, with the Three of Coins, gusto niya mas mag-grow pa. Gusto niya ng mas malaking kita. Yan. Financially, gusto niya maging mas stable. Seven of Wands, yeah, this person is blocking you. Ayaw kanyang makausap or makita. Emotions. What is your emotions here? Spirit guides, angel guides for our air sign, please. Emotion ninyo para sa isa't isa. You do have here the Knight of Swords. Page of Swords. Seven of Cups. The High Priestess and the Magician. One more card. Eight of Swords. Okay. Six of Cups is here. Bottom of the deck is the Two of Wands. Ang emotion mo parang lumalayo, tumiiwas ka na, kasi pwedeng may galit eh. Pero yung iba, pwedeng wala naman. Basta umiiwas ka lang dito sa person na ito. Kasi, hindi mo rin alam kung paano harapin tong emotion na to, di ba? So, gusto mo nang i-clear kung ano man yung emosyon na nararamdaman mo sa kanya. So, pwedeng nasaktan ganito person ito. So, gusto mo na siyang layuan or iwasan. If you're dealing with your soulmate or your twin flame, gusto ka ng person na ito but your person is nagpipigil with the Eight of Swords. Para lang yun sa soulmate at twin flame, ha? Hindi siya nagiging totoo. Hindi siya nagiging honest sa'yo with the Magician. This person is lying. Nagsisinungaling siya sa'yo. And with the Six of Cups, I feel like pareho kayo na iniisip niya sa'yo na masaya ka na, na may kakonek ka ng iba, and pwedeng iniisip mo rin sa kanya na masaya na siya na may kakonek siyang iba. And then, kung hindi naman twin flame or soulmate yung kakonek mo, I'm sorry to say, pero wala nang pakialam yung person na ito sa'yo. What will happen in the future for the both of you? What will happen in the future or your future actions pala, no? Your future actions. Future actions. You do have your Six of Swords. Yeah, this is you moving on. Page of Coins. Nagpo-focus ka na lang sa finances mo. For your person, we do have here the Two of Swords and the Queen of Coins. Clarify that, please. Three of Cups and the Four of Coins. Okay. If you're dealing with a twin flame or soulmate, nakikita natin na nagdadalawang isip siya kung makikipag-reconcile siya sa'yo. Actually, inaayos niya yung finances niya para makaipon siya, para makita kanya. Gusto kanya makita ng personal. Clarify the Eight of Swords. Para naman dun sa person na hindi mo naman soulmate or twin flame, you do have the Two of Wands, so yung person mo is nagko-concentrate sa mga plano niya sa buhay niya, which is may kinalaman sa mga new beginnings niya. This person, kung ano man yung ending na nangyayari sa inyo, tuloy-tuloy yon. Kasi, although nami-miss ka niya, pero wala na siyang pakialam eh. Miss ka lang niya. Pero mas nagpo-focus din siya sa mga new beginnings niya. And then, ang mutual energy ninyo, you do have here the Seven of Coins. So, in the future, may mga bagay kayong gustong maabot. And, yeah, may kinalaman niya sa pera. You want to be successful. So, nandun na lang yung focus mo. Nandun na lang din ang focus niya. So, thank you for watching.
Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.